Well, guys, bakit depende? Well, unang-una, yung lifestyle. Ikaw ba ay nagtatrabaho? Ikaw ba ay nag-aaral? Ikaw ba ay busy dahil may business o pinapatakbong business? O kung ano man. Bakit? Bakit ito ay factor? Siyempre, malilesen yung time mo na maglaro o mag-practice. Pangalawa, kung ikaw ay tambay sa bilyaran o madalas ka magbilyar, that's also a factor. Bakit? Kasi mas mabilis ka matututo in a shorter period of time. Pangatlo, kung ikaw ay may sariling table, well, hindi na kailangan memorize yun. Pag may sariling kang table, definitely magagawa mo lahat ng gusto mo, lahat ng tira, lahat ng practice, lahat ng mapapanood mo sa YouTube. So, magagawa mo yung tira mga gusto mo. Unlike yung nag-rent ka ng table, you have only short, limited time para mag-practice kasi you need resources like pambayad and so on. And pang-apat, depende sa interest mo. Ito ba'y hobby mo? Kasi kung hobby mo lang to, once in a while ka lang maglalaro with friends or pang-stress reliever mo to, and kung ito naman ay kabuhayan mo o negosyo mo, definitely marami kang tables. O kung ikaw ay talagang money gamer, talaga itong ginagawa mo, definitely you will invest time for this para ikaw ay mag-practice. So, yun yung mga factors na i-consider natin. Bago natin mag-age, yung tanong na gaano ba kabilis matuto ng bilyar o kabagal matuto ng bilyar. Bakit yung iba mabilis, iba yung mabagal. At totoo lang, mahirap sukatin yung gaano kabilis o kabagal matuto ang isang tao o isang player ng bilyar. So, may idea ako, since ako naman yung may record, kasi before, nung nag-start ako, gumagawa ako ng Excel, so nilagay ko dun lahat every month by point system, like for example, pampaatras, pangkorida, pang-packeting. So, nilalagyan ko ng point by point system if nag-i-improve ako every month. Siguro, mas madali natin masagot yung tanong na gaano kabilis o kabagal matuto ng bilyar if i-example ko yung time frame ko. Kasi ito ay na-monitor ko within. So, a little history, nag-start po ako ng August 2022. So, I'm playing with my friends, so apat po kami sa grupo, pero larong balabag lang, ibig sabihin kung larong balabag, yung katuwaan lang, sablay-sablay, tawanan, ayan, mga nagtutu battles, yan, larong balabag lang. So when I get serious, a little serious po, ibig sabihin, yung bumili ka na ng sarili mong tako, gusto mo nang medyo mag-practice ng pocketing, so ano po yun, August 2022, so doon po tayo mag-start, sa August 2022. So, bumili, nakabili na po ako na medyo mumurahing tako noon. Ang halaga ay 1,200. Ano po? So, kung bibilangin po natin from October to present, lumalabas 19 months po. 19 months na po ako naglalaro. 1.5 years. So, 1.5 years. So, dito po sa background video, kung pinakita ko, nung nag-start ako ng October, tapos makikita naman by and by yung progreso ng confidence, ng tira. So, magkaiba. Magkaiba, totally different. May nagkaroon na na-develop yung confidence ng tira after 1.5 years versus yung mga unang buwan na naglalaro po ako. So, dun po sa 1.5 years, so 19 months na yon, kasama na po dun yung video shoots ko. Yan, yung mga content na ginagawa ko kasama dun sa time ng laro. Yung pong laro namin ng mga kaibigan, yung pong laro namin magkakaibigan, at yung little practice na ginagawa ko kung nag-iisa po ako. Kaya kung susumahin po natin, yung 19, kung sumahin po natin, para ma-picture out natin kung mag-aaraw-araw tayo maglaro, para mapabilis lang, o malaman natin kung gaano talaga kabilis matuto, 19 months i-divide po natin sa 4 weeks. Bakit po 4 weeks? At average po talaga, kasi may schedule po talaga kami ng laro magkakaibigan. And that is once a week. So we look forward every once a week para meron kaming pang-unwind o pang-stress reliever namin. So if that's once a week, in 19 months divided by 4 weeks kasi merong 4 weeks in 1 month. So lumalabas po 76 games or 76 weeks kasi once a week. So 76 games. So sa 76 games, halo-halo na po yan. Andiyan na yung laro namin. May doubles pa dyan. So, merong practice. Merong shoots ng mga content. So, yung 76 games,
kung talagang titignan natin kung araw-araw yun, i-divide natin sa 30. Bakit 30? Kasi in one month, there are 30 days. So, 76 games divided by 30, lumalabas. So, matutal, yung sinabi kong 1.5 year, kung araw-araw po akong naglalaro, lumalabas, ito po ay 2.5 months. So, 2 buwan at kalahati lang po ako naglalaro ng bilyar. So, ibig sabihin, kung titingnan niyo po na medyo nag-improve na po ako, at masasabi niyo, improve na po yung nangyari sa akin sa paglalaro ko po, yun po, 2.5 months po na dire-diretso. Pero safe to say, kung ganun, siguro give yourself mga 3 months kung araw-araw kayong maglalaro. So, medyo magkakaroon, makakaintindi at meron na po kayong konting kaalaman sa paglalaro ng bilyar. Kaya naman po, kung hindi every day at every other day or thrice a week kayong maglalaro, bigyan nyo po yung sarili na ng mga 6 months. Ayan, medyo may natutunan na po tayo ng 6 months ng every other day. Pero may mga syempre exemplary, may mga talent talaga. Siguro shorter period of time, mga 2 months, yan, magagaling na. Magagaling na po siguro kayo. So it also depends doon sa interest ng tao, no? How focused at how serious yung player na matuto ng bilyar. At nagpapasalamat po pala ako sa mga chamber cards natin na may message, nagre-request at nakaka-appreciate po ng mga videos natin. Would like to apologize, so nagsusorry po ako doon sa mga hindi ko agad nasasagot. So medyo busy po tayo, minsan lang po ako magtingin doon sa mga messages. So pero 90% nasasagot ko naman po agad yung mga katanungan nyo. At sana nakatulong po yung mga sagot ko at nabigyan ko kayo ng mga advice. Iba po ay may mga magandang papuri. Thank you for your kind words. And sisikapin po natin na mas maganda pa yung mga susunod na videos at mas makakatulong yung topics natin or content natin para sa benefits ng mga chamber cards natin or subscribers. At dahil dito may konting perks po tayo, so wala pa po akong paraffle kasi hindi pa tayo ganun kalakas. So, by and by po siguro, tsaka tayo magparapol ng tako kung ano mga equipment ang po pwede or t-shirts or something. Pero sa ngayon, meron po akong konting perks sa inyo. So, sa description po sa ilalim, mag-iwan po ako ng FB page link. So, please follow. Tapos, doon po mismo sa FB page, pwede po kayo mag-PM sa akin. I-send nyo po yung kahit yung mga 30 seconds, basta carry or kaya ng messenger, i-PM nyo po ako doon, i-send nyo po ang inyong mga trick shots. Kahit simple lang, walang problema. So, I'll be choosing at least 10 trick shots. Tapos, i-include ko po sa mga susunod kong episode o contents. So, makikita nyo po yung mga sarili nyo doon. So please join, i-send nyo sa akin, punta kayo doon sa
punta kayo dun sa page, paki-follow po, tapos doon yung i-PM yung inyong inyong mga trick shots. So before I end, I just have some clarifications kasi po yung iba po kasi naghahanap ng mga laban sa channel ko. Actually guys, kung babasahin niyo po yung description ng aking channel, basically the channel's purpose are for beginners. So these are tutorials for beginners or from zero knowledge to talagang extreme beginner. So wala po tayo dito pang intermediate or pang advanced players. So marami naman pong YouTubers dyan na talagang mga professionals na andun po yung mga advanced natin. So sa akin po, I try to make it sa Tagalog version as much as possible kasi yung iba po English, so may mga technicalities or technical words na medyo mahirap i-comprehend o intindihin, kaya po Tagalog po tayo. And at the same time, ito pong channel ay more on reviews ng mga cue sticks, shafts, bats, yung mga equipments for billiards or repairs, some basic repairs, just for our subscribers to get ideas po kung ano yung tamang tako na bibili nila at angkop sa kanilang pangangailangan. So wala pong laban dito. Kung gusto po natin ng laban, matches, ang dami pong naka-post po na sa ibang channel na puro na plainly puro laban po. So halos pare-parehas na nga rin po sila ng post ng mga laban. So doon po sa ibang channel. So wala pong laban dito sa ating channel. These are purely tutorials, equipments, and reviews po. So, kinaklaro ko lang po yun. Second question na I would like to clarify is may nagtanong po na bakit hindi po kayo lumalaban? For first reason is sa religion po namin, bawal po kasi ang money game. Okay, so we are not allowed to do money games. So, we're just doing friendly games. And kung magma-money game po ako, I'm sure doon sa rate ng aking paglalaro. Say for example po, last itong month na to, nakipaglaro po ako sa mga kaibigan, that was sometime April 4. So doubles pa po yun. So halinhinan, syempre tingnan niyo yung tagal ng pagtira, no po. Tapos nasundan po yun noong April 23. So ang ibig ko po sabihin, kung ako po ay makikipaglaban o money game, pustahan, definitely, alam ko naman matatalo tayo dahil wala tayong enough practice. Ano po? So, kesa ipatalo ko po yung ipupusta ko, so edi bibili ko na lang po siguro ng tako, tapos i-review ko na lang. So, marami pang magbe-benefit na makakapanood at makakakuha ng idea before makabili sila ng any brand of equipment that they would use. So, mas mapapakinabangan pa po natin kesa mapatalo ko lang po o matalo lang. So another question is, sir, bakit hindi po kayo sumasali ng tournament? Sabi ko nga po, pag sumali ka ng tournament, okay, or any other sport na sasalihan mo, you need lots of practice. Ano po? Practice like every day. So kailangan mo mag-practice ng break. Okay, mayroon po ako nakita sa isang billiard hall, nagpa-practice siya for 4 hours. Ang pinapractice lang niya puro break. Okay, yun po yung kind of quality ng practice na sinasabi ko. Iba naman, nagpa-practice, puro spot shot. May nagpa-practice, puro patras. So, siguro mga hundreds of shots yun. So, may nagpa-practice ng banda, corrida, may practice ng pocketing. So, I mean, quality practice, ibig ko po sabihin, kung tasali ng tournament, dapat talagang araw-araw, focus ka, at may quality yung practice mo. So, ibig sabihin, kung sasali po tayo, kung kahit sino po yan, kung walang practice, definitely you would know your placing. You would know your place on the tournament. Siyempre, laglag. So, kaya hindi po ako sumasali. Kaya hindi pa po ako o yung mga kaibigan ko kami sumasali. So, we're just playing plainly for fun. Ano po? Siguro by and by, pag medyo mag-early retirement tayo, tsaka natin mabigyan ng focus yan. Yung tournament, tsaka yung mga laro-laro na yan. And thirdly,
mahirap din po manalo kung papalit-palit tayo ng tako. Wala tayong permanenteng tako. So, kasi I buy cues, then I review it for content, then I sell it also. Ayun po. Yun po. Yung kung nakikita nyo po sa yung 1.5 years ko, siguro kung bibilangin ko sa kamay, mga naka 35 na po siguro ako ng tako, kasama na yung shafts. So, just imagine kung wala nagtatagal sa akin ng isang buwan, isang tako. So, papalit-palit po ako. I review, then I sell it also. So, ganun po. So, mahirap po sumali kung wala kang gamay na talagang permanenteng tako. So, isa pa po sa mga pasasalamatan ko, yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin, ay yung mga champions po natin na napapanood sa YouTube at sa mga laban nila, sa nagbibigay karangalan sa ating bansa. So, saludo po tayo sa mga ating mga champions. Nakatataba po ng puso at nakakagalak, ipabata ng pabata yung ating mga nagcha-champion. At parami ng parami po ang mga natututo at gumagaling sa larangan ng sports na to. Isa po sila sa mga nagbibigay ng inspirasyon, kaya kumisan kung medyo nalalabig tayong gumawa ng video or maglaro, pero kung titingnan natin sila, solo sila po ay nakapagbibigay ng buhay sa atin upang magtuloy maglaro at magpursige sa larangan ng sports na to. And thumbs up din po dun sa mga YouTubers natin na nagbibigay ng kaalaman at tutorials at nagbabahagi ng kanilang skills. So, iba po doon, syempre, natututunan natin, napapanood din po natin. So, saludo po tayo sa mga YouTubers na Filipino na nagtuturo po sa nagtuturo po ng bilyar at nagsishare ng kanilang mga talents. So, before I end, may iiwan lang po kung shall I say words of wisdom para sa ating lahat sa sports na ito. So, alam ko po, lahat tayo nakaka-encounter ng difficulties. We have good days, we have bad days, we have good games, we have bad games. Pero at the end of the day, don't give up. Tuloy lang po. Tuloy lang po. Ang importante, kada laro natin, kada practice natin, meron tayong take home at natutunan sa araw na yon. Don't give up. Keep on practicing. So, keep on grinding. And at the end of the day, pasasamba at gagaling din po tayo pare-pareho. And remember, you cannot please everyone. Okay, some people will appreciate you, some people will not. Pero you give value dun sa mga nakaka-appreciate sa inyo. And everybody is entitled to their own opinion. So, we cannot please everybody. Basta gawin mo lang ginagawa mo, basta nag-i-enjoy ka. So, yun lang po yung ma-share ko. Gaano kabilis o gaano kabagal matuto ng billiards. It will all depend on your hungriness, kung gaano ka kagutom, gusto mag-practice. Even kung wala kang table, kasi may mga table pero hindi naman nagagamit yung table. Iba naman walang table pero natututo, gumagaling. So, meron tayong mga napapanood ng mga kabataan dyan na wala naman sariling table pero ang galing-galing na, ang bilis humusay, ang bilis gumaling. Ano po? So, sabi nga sa matatandang kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, keep on practicing. Don't give up. And thank you, Chamber Cads, for your support to my channel. And good luck po sa ating lahat. Thank you.